Once again, and welcome to my channel. Our topic for today is another Pinoy folktale, ang alamat ng paru-paro. Ito ay tungkol sa magkakapatid na ulila na magkaiba ang ugali. Ang isa ay ubod ng tamad at ang isa naman ay ubod ng sipag at kabaitan. Ating tuklasin kung bakit itong napakaganda at makulay na insekto ay tinatawag na paru-paro. Ang alamat ng paru-paro. Noong unang panahon, may magkapatid na ulila na naninirahan sa isang ilang na baryo sa Laguna. Ito ay sina Amparo na ang palayaw ay paro, samantalang ang nakakabata naman ay si Perla na pawang sumisibol na dalagita. Pagtitinda ng bulaklak ang kanilang ikinabubuhay, magkaiba ang ugali nila. Si Amparo ay tamad at walang ikinagigiliwang gawin, kundi ang lumapit sa mga bulaklak at amuyin ito. Samantalang si Perla naman ay masipag at masinop sa kabuhayan. Likas na mabait si Perla, pasensya na lamang ang kanyang binibigay sa kapatid na si Amparo na ubod na tamad. Ngunit isang araw ay naubos na ang pasensya ni Perla at nagalit kay Amparo na laging nagreklamo sa kanilang ulam. Galit ding sumagot si Amparo, "Anong gusto mo, alilain ako at busabusin? Ako ang masusunod dahil ako ang nakakatanda." Sabay lumabas ng bahay at pumitas ng halaman sa harden at nagtuloy sa ilog upang pagmasdan ang bulaklak sa kanyang buhok. Pagdukwang ni Amparo ay tuloy-tuloy siyang nahulog sa ilog. Sa pag-aalala pala sa kapatid ay sumunod si Perla at kitang-kita niya nang mahulog si Amparo sa ilog. Sumigaw ng malakas si Perla, "Paro, paro!" Marami ang nakarinig at tinulungan niya, ngunit walang Amparo silang nakita. Habang balisang nagmamasid ang mga tao sa ilog, ay may isang bulaklak ang lumutang sa kinahulugan ni Amparo, at unti-unti itong gumalaw. Dahan-dahang nawala ang hugis bulaklak nito, at unti-unting umusbong ang pakpak na may iba't ibang kulay. Walang ano-ano ay lumipad at nakita ni Perla ito na pumunta sa halaman at nagpalipat-lipat sa mga bulaklak. Kinutuban si Perla at nasambit niya ang katagang, "Paro, paro!" Simula noon, ang maganda at makulay na munting nilikha ay tinawag ng mga tao na paro-paro. Ang aral na makukuha sa kwentong ito ay huwag maging tamad. Huwag abusuhin ang kabaitang ipinakita sa iyo ng iba. Magbanat ng buto at huwag laging nakatingala sa hapag ng ibang tao. Masarap din sa pakiramdam ang ikaw ay makatulong at hindi laging tinutulungan. Maraming salamat at sana'y magustuhan niyo ang aking kwento. Please don't forget to comment, like, and subscribe.